Umapila na ang Ministry of Education na payagan ng full-scale reopening ng nasa 4,500 na paaralan sa Thailand. Ngunit paano ba isinasagawa ng mga eskwelahan sa bansang ito ang pasukan sa ilalim ng new normal? July 1 pa nasimula ng physical classes dito, ngunit maraming mga paaralan ng alternate days lamang ang pasok. Sa mahigit isang buwan ay ito ang safety protocols na ipinatutupad sa mga paaralan. Sa entrance pa lamang ay kinukuha na ang temperature ng mga bata at mayroon ding hand sanitizers at sanitizing mats. May floor markings sa hallway upang mapanatili ang distansya ng mga bata sa isa't isa. Sa loob ng classroom, magkakahiwalay ang upuan ng mga bata at mayroon ding thermometer at hand sanitizer. Sa ibang mga paaralan gaya ng international schools ay mayroon ding plastic barriers sa mga mesa. Sa kantin ay hiwa-hiwalay ang upuan ng mga bata at ang ibang mga rooms gaya ng science at computer laboratories at library ay sarado pa sa ngayon. Kung maaprubahan ng Center for COVID-19 Situation Administration ng request ng Ministry of Education, ay kinakailangan ng patuloy na pag-comply ng mga paaralan sa measures ng Public Health Ministry. Samantala, para naman sa Pinoy teachers dito sa Thailand, tiwala silang maiiwasan ng COVID-19 transmissions dahil sa maayos na pagkapatupad ng health protocols sa mga paaralan. Sinisigurado ko po na lagi kong suot ang aking face mask at kapag nagtuturo po ako, medyo malayo po ako mula sa aking mga estudyante. At para namang maging ligtas ang aking mga estudyante mula sa COVID-19, sinisure po namin na lagi nila suot ang kanilang face mask at ino-observe ang social distancing. Nakikita ko talaga dito mismo sa aming workplace na disiplinado ang mga tao. Tapos pinopromote namin yung regular hand washing from time to time. Tapos lahat ng mga bata, mayroon sila, kahit ang mga guru dito, mayroon kaming mga hand gel or hand sanitizers. Tapos we observe social distancing. Cherise Longbowen, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.